Metrobank Online Banking Update. This video is about Metrobank Direct to the new Metrobank Online account. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga helpful videos na katulad nito, please click the subscribe button. So nagkaroon ng bagong update from Metrobank about their online banking. So dati meron tayong Metrobank Direct, ngayon papalitan na siya ng Metrobank Online. Yung Metrobank Online, ito yung bagong website or bagong portal ni Metrobank for online banking transactions. May mga bagong features dito like pwede kang mag-fund transfer gamit yung QR code, pwedeng mag-open ng time deposit account, and kung gusto mo ring mag-invest, pwede mong gamitin yung bagong Metrobank Online. Pwede mong i-manage doon yung mga UITF investment mo. So dahil sa bagong nilaunch na Metrobank Online Banking, let's check and review yung bagong Metrobank Online. So I'm playing yung video ng Metrobank. Ito yung luma na Metrobank Direct, and this is the new one. And here are the features na additional. And pwede rin mag-open ng time deposit account. And ito yung pag-transfer ng funds gamit naman yung QR code. And marami pang features. And marami pang features na pwede sa bagong Metrobank Online. So yun yung video about the new Metrobank Online. Pinost din namin sa description below yung link to that video. And ang gagawin natin is meron kasi tayong dalawang types of users when it comes to Metrobank Online Banking. Yung una is yung mga mag-enroll pa lang or mag-sign up pa lang sa Metrobank Online Banking account. Yung pangalawa naman is yung mga existing users na kailangan ilipat yung account nila from Metrobank Direct to Metrobank Online Banking. So in this video, mag-sign up muna tayo. Ito yung para sa mga users na mag-enroll pa lang or mag-register pa lang sa Metrobank Online. And later on, para naman sa mga existing Metrobank Direct users na pwede nyong i-fast forward tong video na to at this time para makita nyo yung process and possible issues or error kapag mag-migrate na from Metrobank Direct to Metrobank Online new portal. So let's proceed. So kung balak mo palang mag-enroll sa Metrobank Online Banking, yung bagong portal nila, click this sign up button. And para makapunta sa website na to, pwede kang pumunta directly to this one. That's onlinebanking.metrobank.com.ph. Or sa bago sa website nila na metrobank.com.ph, yung main website, dito sa login, ang pipiliin mo is yung Metrobank Online na new. So basically, nakapunta rin tayo sa same website. So, parehong-pareho lang siya. So, I'll go ahead and sign up here. And there are 5 steps para gawin yung pag-enroll sa Metrobank Online. So, let's proceed and do this. So, ang kailangan mong gawin is kailangan ka mag-provide ng username. For username, pwede kang maging creative sa pag-create ng username as long as hindi mo siya makakalimutan. And dapat minimum of 8 characters siya. So, sa akin, pwede kong ilagay na I am Lilu. And then MB for Metrobank, and nalit ko yung number na ito. So ito ay lagpas 8 characters, so pasok siya. While for password, pwede kong ilagay na... And for password, ang nilagay ko is pasok sa lahat ng requirements. Dapat walang space, at least 8 characters, meron at least isang big letter, may isang small letter, may isang special character, and may isang number. So pag kinlit nyo itong I na icon dito, pwede nyo makita kung tama yung password na nilagay nyo. So, I'll hide this again. And for first name, middle name, and last name, nalagay ko lang dito yung complete name ko. And that's it. And scroll down ko lang. And pwede kang makapag-enroll sa Metrobank Online kung meron kang deposit account or credit card. Yung deposit account, ito yung ATM card nyo, yung debit card nyo, yung savings account nyo. And may mga questions then from my past video kung yung payroll account ba is kasama din dito. Normally, yung payroll account is deposit account din siya. So, pwede nyo siyang i-enroll dito. So, for credit card naman, let's say nag-apply kayo ng credit card. And by the way, meron kaming ginawang video on how to apply for a Metrobank credit card. You may click this I button to check that video. So, pwede ko rin siyang i-enroll dito. Ilalagay ko lang yung 16-digit card number doon sa credit card. Yung CVV, ito naman yung 3-digit code na makikita sa likod ng credit card.
and yung embossed name, kung ano yung nakalagay na name dun sa credit card, kung may middle initial yon, kung walang middle initial, yun din yung ilalagay ko dito, exactly. For expiry date, ito yung valid through, kung hanggang kailan valid yung card na yon, yung credit card number. And ilalagay ko lang dito yung mobile number and yung email address ko dito. Yung mobile number and email address dito is dapat yun yung nilagay nyo dun sa form nung nag-a-apply pa lang kayo ng credit card. So, dapat consistent yung data, pareho yung mobile number and email address dun sa form and sa ilalagay nyo dito. So, balik ako sa deposit account. So, for deposit accounts, meron tayong two options. Pwede mong ilagay yung account number mo or pwede rin yung ATM card number. For ATM card number, kailangan mo rin ilagay yung PIN number mo sa ATM. So, kung gusto mong ilagay yung 16-digit card number dito, kailangan mo rin ilagay yung PIN number dito. So, sa akin, ang gagawin ko is i-enter ko na lang yung account number. Yung account number naman na to, yung 13-digit account number, makikita naman siya sa ATM card natin. Andito siya sa lower portion ng ATM. So, ilagay ko na siya dito. And for mobile number, again, ito yung mobile number and email address na binigay ko sa bank officer nung nag-open pa lang ako ng savings account with them. So, may pinilapan tayong form yung nag-open ng account. Yun yung mobile number na nilagay natin doon. So, here, so, kumpleto na siya. Meron ng username, password, meron na rin complete name, yung account number tama rin naman, and yung mobile number and email address. And by the way, itong information na nilagay ko is not my real information. Nilagay ko lang to for the sake of this tutorial. But for you, ang kailangan nyo ilagay dito is yung real name nyo and yung totoong account number nyo and the rest of information or contact details here. And I'll check this privacy policy in terms of use. Pwede nyo yung basahin to pero medyo mahaba-haba siya. So for me, I'll click the next button para mag-proceed tayo sa step 2. For step 2, kailangan mo i-confirm lahat ng information na nilagay mo dito. Tama ba yung username, yung password, i-double check mo kung tama din siya. Deposit account number, your complete name, your mobile number, and email address. And once tama na siya, you can click this next button para mag-proceed sa third step. Sa case ko, since meron na akong online account or Metrobank Direct account, hindi na ako pwedeng mag-proceed dito. Pag meron ka na kasing Metrobank Direct, just like what mentioned here sa FAQ section ni Metrobank, may question dito na, do I have to enroll if I have existing Metrobank Direct? Sa akin, hindi ko na siya pwedeng i-enroll. So, ang gagawin natin, so i-explain ko na lang kung ano mangyayari dito for third step, fourth step, and fifth step. For third step, for verification, magsisend ng code sa email address ninyo. And yung code na yon is a 6-digit code na kailangan nyong i-enter sa 6 boxes na makikita nyo dito. And click the next button. Kung wala kayo nare-receive na code sa email ninyo, pwede nyong i-check yung spam folder ninyo or pwede nyong i-click yung link na mag-resend ng panibagong code sa email. And after the third step, pwede na kayo mag-proceed sa fourth step. For the fourth step naman, gagawa kayo ng sarili nyong passcode. Yung passcode na to is para sa security and protection ng account ninyo. So, nakalagay dito, punta tayo sa online banking benefits, yung OTP or passcode will be used to authorize transactions. Ito ay for Metrobank Online only. So, yung Metrobank Online, ito yon. So, ano yung mga transactions na sinasabi dito? So, let's say gusto mong mag-transfer ng pera sa ibang tao. Gusto mong magbayad ng bills sa Meralco, sa PLDT, or to any billers, kailangan mong i-enter yung OTP or passcode para mag-push through yung transaction. And after mo ma-create yung passcode, you can proceed and click the next button para mag-proceed ka na sa fifth step. The fifth step naman is mag-send naman ng code sa cellphone ninyo. So kung sa third step, sa email address nag-send ng code, dito naman sa fifth step, mag-send naman ng code sa cellphone number ninyo. Yung code na yon is a 6-digit code ulit. And once ma-enter nyo na yon, may ma-receive dapat kayo na confirmation saying na complete na yung pag-sign up nyo sa Metrobank Online. And then afterwards, pwede na kayong mag-login sa Metrobank Online and see the interface of Metrobank Online. Pwede nyo naman take advantage yung mga features na meron doon like fund transfer, paying of bills. Pwede nyo rin i-manage yung investment nyo like UITF. Pwede rin mag-open ng time deposit account. So that's how you sign up or enroll to Metrobank Online.
This time naman, for users naman na meron ng Metrobank Direct account, kailangan na natin i-migrate yung account natin. So, let's see kung ano mangyayari pag ginawa ko siya. So, balik ako sa Metrobank Online and I'll go to Metrobank Online here. And I'll click close. And here, ang instruction sa atin is kailangan lang i-log in yung username and password natin na ginagamit sa Metrobank Direct account. So, as mentioned here, kung meron ka ng existing Metrobank Direct, anong kailangan mong gawin? So, para ma-migrate yung account, kailangan mong mag-log in sa Metrobank Online, which is ito yon. And then, ang ipang-log in mo is yung Metrobank Direct Personal or Metrobank Mobile App Details, which is yung username and password to start the migration process. So, hindi mo na kailangan mag-re-enter ng account number, hindi mo na kailangan i-re-enter yung complete name and other contact details mo. Ang gagawin mo lang is kailangan mo mag-log in gamit yung username and password mo. And importante, once makapag-log in ka na sa Metrobank Online, hindi mo na ma-access yung Metrobank Direct, which is this one. Hindi na natin ito ma-access once makapag-migrate na tayo dito. So let's proceed and i-transfer na natin yung account natin from Metrobank Direct to Metrobank Online. So I just entered my Metrobank Direct user ID or username and password. So I'll click login now. And nakakuha ako ng error message saying, sorry, this service is still unavailable. We're working on making it available soon. So ano ibig sabihin nito? Hindi lahat ng users makakakuha ng ganitong error. Ako, nakakuha ako ng ganitong error dahil wala pa akong nare-receive na email from Metrobank. Tumawag ako sa Metrobank and nakipag-usap ako from their representative and kinonfirm nila na kailangan may ma-receive ka muna ng email from Metrobank na ready na yung account mo for migration. And once may ma-receive ka ng email, you can go ahead and log in katulad ng ginawa natin dito. And after mo mag-log in, dapat ma-access mo na yung Metrobank Online. Dapat makita mo na yung bagong interface ng Metrobank Online Banking account. And sa atin na hindi pa nakaka-receive ng email, ganito yung makukuha yung error message. So, hintayin na lang natin yung email from Metrobank and from there, pwede na tayo mag-migrate by logging in here sa Metrobank Online. And sana nakatulong tong video na to, please let us know by clicking the like button. And if you can think of other videos na pwede namin ituro online, like how to reset your password, ano yung magandang savings account for Metrobank, please let us know by providing a comment below. And here are other tutorial videos na tingin namin pwede bang makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lou from Investlibrary. Until next time, bye-bye!